Mga kalain, so ito burner po ito ha, hindi po to ano, hindi po to dikahoy. Ito gagawin natin to ng pressurized na waste oil burner. So ito yung pinaka chamber nya, 10 inches. Yan, 10 inches po yan. Monay pandiko ko is 10 inches. Tapos ang gagawin natin ang pinaka inner pipe burner, itong D3. Yan, D3. Hindi lang pala D3. D3 yung diameter sa loob. Yan. Okay. So, gusto ko sana i-curb para pressurize. Eh, totoo niyan, may ano na po dito, may ari na po. So, linisin lang na to natin. Ay, babapping ko lang to. Tapos yung taas nito, doble po siya sa ordinary. Ayan po, 20 cm, 200 mm. So yung ano natin yan, yung inner pipe, so ibabaas natin siya ng mga 2 inches, 2 cm, bali 18 cm lang. So walang paana po to. Pero ito yung gagawin natin ng base, yung plate. Yan. Ang kapal po nito ay ano, 8 mm. Kapal ito, 8 mm. Yan ang gagawin natin. Tapos yung paa, dito na narikta yung paa. Hindi na tayo gagawa ng frame. Kasi sobrang lapad na pag gumawa pa tayo ng frame. Tapos yung pinakapatungan ng ano, pinakapatungan ng kawali ni sir ito. Mga ganito. Yung plate ang gagamitin natin. No? Mga 6 siguro. Okay na yun. Kasi ano natin, ipa-curve dito konti. Ay pa-baba ng konti. Para ano, tama nung puwit ng kawali ni sir. Ito mga kalains yung ano, yung pinaka inner pipe burner natin. So yun po. Ang ibubutas natin dito is 2 mm. Kasi ang akin lang dito yung burner sa base. Kay sir yung kanyang kay sir yung blower. So may malaking blower si sir. Napadeliver pa ni sir yung kanyang blower dito. So ang bubutas natin ito 2 mm kasi pressurized yung blower ni sir. At alam ko to 20 yun. Hindi yun nun 12 volts na kinonvert niya para maging may controller. Tsaka gagamitin ni sir mantika talaga. Hindi siya gumagamit ng engine oil. Kaya okay lang kahit malaking butas natin. Kasi kung 1.5 butas natin dito, baka magbalik-balik yung ating butas, ating barina. Butasan natin dito tag ano, mga 10 mm siguro. Paikot, tapos ganun uli yung kanyang ano, combination para kung halimbawa eh nagamit si sir ng ano, ng engine oil, magbublo pa rin kasi malakas yung kanyang blower. Okay. Yan mga clients, yung partition ng ano natin. So yung unang butas nandito, tapos yung pangalawa is 50 mm, no? Tapos yung pangalawa din 50 mm. Yung pangatlong butas dito, yung pangapat 40, tapos yung galing sa baba 40 din. So hinati ko na kasi 180 nga siya eh. Kasi ito, malayo yung abot nito sa yung abutin ng puwit ng kawali ni sir kasi malaki. Ito naman sa malapit, ito sa malayo. So, dito, wala tayong problema dito sa dalawa dito. Dito tayo mag-focus kasi ito yung pinaka-importante. Ang dalawang trabaho nitong dalawa. Kasi itong ano na ito, ito lang yung magsusupply. So, ayun. Sana okay. So itong part na po to ay napanood nyo na sa aking short videos, yung ating ano, yung burner, yung 1, 2, 3. Sinadya ko talaga pa yun para makita kung gaano kalaki yan, yung ating inner pipe burner. So wala pong bago dyan. Sinali ko na rin, ayan po, kita nyo di 1 na yan. Andun po yan sa sundan ng video, ayan po yung 2. Kasi pinapakita ko talaga na 3 po yan, yung ating inner pipe burner.
Saka nabutasan na rin po yan, yung pataas yung apoy. Tapos na yung ating inner pipe burner. So, ayan po yung ano. Ayan. So, same process lang po siya. Ay, init. Wala siyang pinagkaiba dun sa maliliit. Saka straight type chamber lang yung ginawa natin. Ayan. So, hindi natin binatas na taas kasi wala namang kwenta yun. Ayan. Kaya ito, huwag ng problema yan kasi pang pag-abot yung init ng apoy dito, kaya hindi na kailangan din butasan or i-curve yun natin. Kasi yung curve, nagbabagay yung chamber nun kasi patatama sa bunganga. Ayan, dahil yung chamber. Palagayin natin. Pero dahil yung chamber. Ayan. Ayan. So, 10 inches. Chamber yan, laki. Kumpara natin dito sa mga chamber na ito yung size. Yan. So, tapos dito rin yung 4. Yan, kunin natin. Yan. O, kita nyo. 4 size. Jeez. So, walang 8. Tumalon. Ipatay na kita ng 8. Tatry din natin yung 8 na yun. No? So, tapos na tayo dito. Dito naman tayo. Tingnan natin kung anong performance nito. So yun mga kalayans, pinapakita ko lang itong pinag-weldingan ko at trip ko lang, at dito ako magsa-shout out. So shout out po kay Yipits Bitoy tsaka kay Inchong Lanto. So shout out po tsaka kay Sir Jefferson Litsong Manok taga Buhol, Tagbilaran City. So kung may time po kayo, pwede kayo pumunta sa kanyang litsunan sa around sa Tagbilaran City. So shout out sa iyo, Sano. So ayan po, pasensya na po kayo, at ayan po ang nakikita dito sa video na to, yung aking pag-wielding. So trip ko lang po yan na isali para isising ko dito yung mga nag-shout out. Saka meron pa yung isang pa-shout out. Meron pa yung mga nagpa-shout out na nakalimutan ko, hindi ko na-screenshot. Baka sa sunod na video na mag-comment lang po kayo uli para ma-shoutout ko kayo. Pasensya na po. So see you to my next video lang na lang. Kalines, so naikabit na natin yung ano. Hindi ko pinapakita kasi same process lang naman. Ito yung paa niya, yung binigay na may-ari. Sa 38 cm to. Ito namang tubo sa spray ng blower sa 71 cm galing sa gitna. So pinasubra ko konti. Tapos yung langis nito supply nasa 41 yata yun, 42. So wala na pong tank ito. So ito na po yung itsura niya. Ang kulang na lang nito ay yung patungan. Yung patungan niya, ang kulang na lang nito. Itong anong kawali, kasi kawali ang gamit ni Sir. Ayan po. So, napakatibay po niyan. Talagang pasadya ni Sir. Saka sakto yung pag-inquire niya uli sa akin, kasi napagawa nga sa akin yun. Maliliit pa yun. Ito, 10 inches diameter. So, papakita ko lang dito yung performance nito kung ano. Kasi ito pala yung blower ni Sir. Dumating na kahapon. Ito. Basta tapos nilagyan niya ng controller. Ayan, ito yung controller niya. Pero sabi ni Sir, hindi daw pwede isagad ito kasi masisira daw. So kalahati lang yung ano natin dito, yung gagamitin natin. Hindi rin natin pwede isagad yun kasi ano. So ayan po. Sana magiging successful to. Pero kung ganun kalaki namang blower, sigurado, napakalakas nun. Napakalakas ito. Tama lang yung 2mm na butas natin dito, tsaka yung ating inner pipe. So kung mag-encounter kayo ng 10mm, baka makakuha kayo ng idea kung paano siya gawin. Ito halos 20 cm to, hindi ko na binawasan, binigay ko na kay Sir. Hindi ko na ginawang 10 cm kasi sobrang ano yun, sobrang baba. So yun po, kakapit natin yung ating
Ay, hindi ko naman ipakita para hindi masyado mahaba yung video. So, pinakita ko lang yung anong natatapos ko, tapos yung kabit na kulang. Okay. Ayan mga ka-lines, tapos na yon. So, hindi ko na pinakita yung mga pagkating-kating dito kasi kung gagawa kayo ng 10 inches, iba-iba naman tayo ng ano. Iba-iba naman tayo ng style. So, ginawa ko lang siya ng attic, yung patungan, kasi alam ko, ang gagamitin ni Sir Ray, kawali naman. Kaya, tinaasan ko dito kasi alam niyo yung kawali, baka sumaya dito sa ating inner pipe burner. So, ito na po yung request ni Sir na, no? Ito ang kinabit ko kasi makapal itong daanan ng langis. Ayan, mahaba po yan. Kasi ito, mahaba din to. Ayan po yung itsura niya. So, finish na to. Titis ko muna bago siya pinturahan. Ayan. Ayan po. Ito tayo at nahirapan doon. Ayan. So, ganyan po siya kalaki. So, ang taas siguro nito, mga 60 cm po ang taas nito. Sige lang, baba natin. So, ayan po, yung taas niya. Oh, sabi 60. Kasi sabi ni Sir, yung paa daw, eh dapat ano, 38. So, 38 yung paa. Ayan po Sir, ha. So, ayan po yung, okay naman. So, ayan po, 10 inches diameter. Ayan. Ito, try na natin. So, ito yung blower, napakita ko na kanina. Sa salpakan, no? Napakahaba niyan. So, nilayo talaga ni Sir ang husto yung pero sobrang laki ng kawali. Tapos, may kawali kami dito. Ito, no? Titestin namin. Maliit lang siya. At, sukatin natin kung yan, sukatin. So, yan pala yung ano natin. Nawala ang blower. Natanggal. Mamaya, ano natin ma. Ipihitin lang yan ma. Nawala na pala yung lock niyan. So, yan po yung ano natin. I-adjust. Yung mga yan, linisan pa natin. So, kinabit ko na yung mga spare natin na plate para mapakinabangan kaysa itapon. Diba? Okay. Na-install na natin yung blower. So, napakalayo niyan. 71 cm. Galing sa gitna. Ito, try natin dito yung used engine oil. Kasi, ang ginagamit naman ni Sir is mantika. Kaya nga po, 2 mm yung binutas natin dyan. Tsaka, napakalaki yung blower niya. Baka ibabalibag yung ano nito. So, titingnan pa rin natin. You know? Tagal na po ito kasi. So, sa isang buwan na siguro nakalipas na nagsabi sa akin na gagawa ng malaki. Since na bakante ako ngayon, tama-tama naman, nag-update siya. Ayun. Tama-tama din na ito sana pang vlog ko sana. For the views lang. Totoo lang. Yan ang gagawin ko. Pero ang purpose ko talaga, din dun kay Sir Nolsin din yung may-ari nito. Kapakita ko sa kanya kung okay sa kanya. So, yun. Talagyan na natin ang tissue. Napakaraming ano to. Tissue ang kailangan. Baka isang tissue, ubos dito. Joke lang. Tapit natin para makita nyo yung loob. Ayan nyo yung loob. Baka magtanong naman yung iba. Hindi nakita ang loob. Ganyan natin natin, no? So, dami-damihan na natin ng konti. Dami-damihan ng konti. Para makita talaga natin yung performance. Yung unang butas. Malayo pa siya. So, tama na siguran. Yan. Sindihan na natin. So, konti lang yung tissue na ano. Yan. Nagdagan natin ng tissue para ano. Mabilis siyang. Ito baka hindi ito tataas. Gawa ng. Ginawa kasi dito. Marami yung. Mataas yung butas na ilagay ko para maraming stock. Talagang lalakas ng gusto yung. Super heavy duty to. Liga pa. So, kailangan na niya ang basahin to siya bago ano.
Listen ma, tumawag ko na. Bubuksan natin konti yung blower. Bakas. Kita niya naman. Ito ang sabi sir sa, sabi sir sa akin, wag daw itudo ang blower, baka masira. So hanggang kalahati lang po tayo. Yan po, painitin lang natin. Grabe, ano kayo luto ni sir dito? Parang impero na. Doon. Yan, ilagay pa natin itong ano ng tisyo. Kayang-kaya. Kasi yung tisyo nabasa na lahat. Yan, natin natin ma... Kita nyo naman, oh. So, susundin pa rin natin si sir na hindi natin itulong yung blower. Kita nyo na, nag-blow, nag-ano. So, yun, tinalaban na din pala rito. Mawala na yung usok. Ayan, blow na blow. Tuwang-tuwa si sir nito kung nakita. Sigurado yan. Ubos ang kanyang ano nito, bagnitan. Win-win. Ngayon, sasalangan natin siya. Pwede mo yung ano man. Salangan na natin guys, no? Haha. Kitang-kita nyo naman guys, oh. Laki nyan. Lalo kung na-level yung langis nyan. Grabe. Wala masabi. Yan guys, kita nyo naman kung pagsalang ko. So yung langis yan, konti pa lang. Kalahati lang doon sa may pang max natin ng level. Yun na 40 cm, 40 mm, mga 20 mm lang yung ilagay natin. Kasi sobrang laki kasi nyan, napakaraming langis ang kakainin. Pero kita nyo naman, oh, sa ilalim. Lapitan natin. Ilagyan mo. Tapit natin yan, yan, yan. Na makita mo yung apoy, oh. Ayan, blue na blue. Kasi maganda yung ano ni sir, kombinasyon ng kanyang blower. Hindi ko alam mo saan siya bumili ng blower. Kung supplyan natin po yan, ay lalaki pa yan, ay lalakas pa. Yung saglit lang yung ano, malayo pa yung apoy. Kasi kabisado yung blower niya, baka masira ko, eh hindi niya ako mabayaran. Kaya maganda yung siya na yung magpalakas niyan. Yun. So, inurasan natin, urasan natin mula nung nakita niyong sinalangan ko, no? So, yung langis niyan, naka, hindi sinagad. Tingnan natin kung kukulo ba siya, yun lang. Grabe yung lakas guys, oh. Namuti na agad, oh. Kaya dito pa lang, ramdam ko na yung init.
makikita nyo guys, konti lang yung area sa ibabaw na gumagana kasi yung langis nga hindi nga nakaano, nakalibel. Grabe solid yung apoy niya guys. Kung ma-supply natin ng langis, pwede natin ito isagad. Pero gusto ko talaga makita guys yung gaano kalakas, pero look, what if na lang kung talagang sagad na yung apoy dyan. Grabe guys, so kita nyo marami-rami na rin ang tubig na to ha, pero may 17 inches puno yan, tapos wala pang takip, ibig sabihin napakainit talaga yan. Oh, diba long blue yan. Oh, kita nyo naman yan. Kaso lang si Sir nilagamit na ang engine oil, Diyos cooking oil gamit niya. Ayan guys, so 10 minutes, papulo na siya. Grabe, ang init dito. Dito, isang dipan, naabot pa yung init. Pwede dito sa dryer. Ayan guys, after 10 minutes na higit, ito na yung itsura niya. So yung apoy natin, napakarami pa yung langis sa baba. So hindi lang siya tumataas nga, gawa ng hindi pa nakalibel yung langis. So, kung andito si Sir, yung may-ari nito, yung gaya yung sinasabi ko nina, natin. Ayan po, napakalayo na yung blower niya. Sakto lang yung sabi ni Sir na malayo at lakas pala ng blower niya. So, ayan guys. So, palagay na lang natin to na 15 minutes kasi hindi naman siya talaga yung apoy na na tudo-tudo. Kaya yung apoy niya, konti lang. So, mahina lang, naka-low na yan yung yung blower natin. Yan. Ilagay ko sa pinaka-low, ayan po. Siya? Dumidilaw. Yan. Lagay natin konti para malakas. Yan po. So ayan na po. So ayan mga ka-lines. Siguro panibagong video na naman yun pag andito na yung may-ari at saka pinturado na yan para maitis namin uli na andyan siya at saka siya na mag-operate sa blower. At dito po nilagyan ko po ng konting pressure yung blower at ito po yung nangyari. Napakagrabing bumulwak yun oh. So paano kaya kung tinudo yan saka tinudo din yung supply ng langis. So, makikita yon sa next vlog ko po. Yung kasama po ang may-ari nito. Bukas Linggo po, Sabado ngayon. Okay, bye-bye. Thank you.